Hello everyone! In this video, we're going to discuss integration of trigonometric function. Ano ba itong integration of trigonometric function? Kapag yung integral natin or yung integrand natin ay puro lang mga trigonometric function. And sa pagsosolve ng ganitong mga problem, ay kailangan natin yung mga general formula sa trigonometric function, sa integral. Eto, kailangan natin to i-memorize. And ano ba yung tip ko para ma-memorize to agad? Ganito. 'Di ba ang integral is also called as antiderivative, which is yung opposite ng derivative. So ibig sabihin, itong integral ay kabaliktaran lang ng derivative. So ganito. Kunwari nakalimutan natin, the integral of sine u du is what? That is negative cosine u. Ganito. Ang gawin natin is the derivative of what will give you sine u. Siyempre, negative cosine u, 'di ba? So ganun yung kapag nakalimutan natin yung answer sa integrand. Kunwari naman ito. The derivative of what will give you cosine u. Siyempre, sine u. And kunwari naman dito, the derivative of what will give you secant squared u. Eh di tangent u. So ganito ako mag-memorize nitong mga general formula. And additional tip, sine and cosine are best friend. Bakit ko tinawag na best friend? Kasi kapag yung integrand natin ay in terms of sine and cosine, madali na lang yan i-integrate. Another, yung tangent and secant ay mag-best friend din. Kapag yung integrand natin ay in terms of tangent, secant, madali yan ma-integrate. And last, yung cotangent and cosecant ay mag-best friend din. So, ang integrand, kapag merong cosecant, cotangent, madali yan ma-integrate. Ito yung mga example nila. Cosecant, cotangent, secant, tangent. So, ayan. Now, magsagot na tayo ng mga problems. Okay, number 1. The integral of cosecant x raised to the 6th power dx. First of all, wala tayong general formula dito kasi to the 6th power. Next, meron tayong cosecant x. Diba ang best friend niya ay cotangent x. So ang gawin natin is i-simplify natin to in such a way na makakaproduce tayo ng cotangent x. Ang first na gawin ko ay split ko muna to, naka-square tapos yung isa to the 4th power. Now, ano ba yung relationship ng cotangent x and cosecant x? San ba tayo kukuha? Okay, gagamit tayo ng trigonometric identity, yung 1 plus cotangent squared x is equal to cosecant squared x. Diba? Relationship ng cosecant and cotangent. And, sasubstitute natin tong cosecant x, etong value dito. Ang tanong, saan ba tayo mag-sasubstitute? Kasi diba, etong to the 4th power, that is equal to square, tapos naka-squared pa siya. Kapag trinayin natin to sinubstitute dito, makikita nyo na magiging complicated siya. Kasi eto, cosecant to the 4th power. Hindi siya gagana. So, ang gagawin ko ay isasubstitute ko to dito sa loob. So, magiging integral of palitan natin 1 plus cotangent squared x tapos naka-squared dx. Kasi kapag ginawa natin yan, kapag nag-substitution tayo, let u is equal to cotangent x, makukuha natin yung derivative, yung differential is negative cosecant squared x dx. And solve natin si dx, that is du, all over negative cosecant squared x. Now, ilagay na natin, magiging, diba, 1 plus cotangent x is u. So, magiging eto, magiging u squared. Kasi naka-squared yon. And yung dx natin is eto, magiging du over negative cosecant squared x. Makikita natin, makakancel, meron tayong negative, labas natin. Tapos matitira na lang sa atin is 1 plus u squared, tapos naka-squared, tapos du. And now, power rule na lang, diba? Pero before tayo mag-power rule is, expand natin, square of a binomial, 1 plus square natin first, plus 2 times the product of this, magiging 2 u squared plus square mo yung last, maging u to the 4th, then du. And, power rule, integral of 1 du, that is u. Integral of this is 2
Tapos u squared magiging u cube over cube, di ba? Tapos yung last, plus 1 ka lang, magiging u to the fifth over 5. And ang last natin gawin is, distribute natin yung negative, tapos yung ano natin, yung substitution. U is equal to cotangent x plus negative 2 over 3 cotangent x. Ba't nawala yung x? Tapos naka-cube dito. Then, cotangent to the fifth power over 5. And don't forget the plus c. Ito na yung final answer natin. Number 2, the integral of secant x to the third power dx. Okay, wala tayong general formula dito kasi to the third power. Now, secant x. Diba ang best friend niya ay tangent x? So, ang gawin natin, hugutin natin yung tangent x dito. So, simplify natin. Diba? Ito pwede natin ito isulat as secant x multiplied by secant squared x. Kasi ito, to the first power, to the second power. So, ito is equal to this. So, don't forget the dx. Now, meron tayong identity sa trigonometry na magre-relate sa secant and tangent. And that is 1 plus tangent squared x is equal to secant squared x. Para tayong secant squared x, palitan natin itong. So, magiging integral of secant x multiplied by 1 plus tangent squared dx. Now, anong gagawin natin? Dito, try natin substitution. If we let u is equal to tangent x, ang derivative ng tangent x is secant squared x, which is wala naman dito. Pag trinay naman natin to, u is equal to secant x, ang derivative dito ay tangent squared x. Pero kung makikita natin, mayroon siyang 1 sa loob. So, hindi siya pwede. Ang gagawin ko ay distribute ko muna yan. Magiging secant x, tapos multiply ko, magiging secant x tangent squared x, diba? Tapos don't forget the dx. Now, ang gagawin ko, since dalawang term to, pwede ko to i-separate. Magiging secant x, tapos i-close ko ng dx, plus integral of, eto naman, secant x tangent squared x. Don't forget the dx. Now, dito muna tayo, integrate natin yan. Diba meron tayong formula dyan? Based sa general formulas. This is equal to ln absolute value of secant x plus tangent x. And pagdating dito, anong gagawin natin? Ang gagawin natin is substitution. Let u is equal to secant x. Kasi pag kinuha natin yung derivative, yung differential, magiging tangent squared x and dx. And kung makikita natin, pag nilet natin itong u, ito ay exactly ito. So magiging, pag sinubstitute natin, magiging u. Tapos etong tira, this is du. So now meron lang tayong u using the power rule, plus 1 the exponent, diba this is 1, plus 1 that is 2, and divide by the result. So magiging, substitute natin yung u, that is secant x, then naka-squared over 2. So now, our final answer is ln absolute value of eto, plus eto yung answer natin dito sa isa. So magiging secant squared x over 2. And don't forget the plus c. Eto na yung final answer. Number 4, the integral of tangent of 2x raised to the third power multiplied by secant of 2x raised to the third power dx. Okay, kung mapapansin natin, meron tayong tangent, secant. Tapos sa general formula natin, meron tayong tangent x, secant x, dx. Pero eto, to the third power. Pero pwede natin yun magamit na yung sa general formula. Ang first na gawin ko ay, pwede ko itong ilet muna, itong 2x para mas maganda tignan. So magiging du is equal to 2 dx. Solving for dx, that is du over 2. So palitan natin to in terms of u, magiging tangent of u cube, secant of u cube, and yung dx natin ay du over 2. So over 2, pwede ko yon ilabas. So now, mas maganda na siya tignan. So ang gawin natin next is, yung kanina nga, yung sa general formula,
etong sa loob, pwede ko siya i-separate. Magiging tangent of u, secant u. And, lagay natin yung tira. Magiging tangent squared na lang. Tapos secant squared na lang. Eto ay parehas lang naman dito. Now, bakit ko yung ginawa? Kasi, kapag nilet natin na substitution yung secant u, ang derivative ng secant u is exactly eto. Diba? Ang gagawin natin ay substitution. Let w be secant u. Huwag na u kasi meron na tayong u. So w naman. Kasi kung makikita natin, ito magiging w squared. Ito yung dw. Ito lang yung problema natin. So first, kunin muna natin yung differential. Magiging secant u tangent u du. So now, substitute. Kung makikita natin ito, ito ay exactly dw. So magiging ito tangent squared. Leave muna natin dito. Secant squared u is w squared. W squared and dw etong tira. Now, tangent squared u. Paano natin yan masasulat in terms of secant? Yung ano natin, yung kaninang identity. Ito. And solving for tangent squared x, ito. Ima-minus lang natin, 1. And since dito, u siya, palitan natin yung u. Palitan natin ang u, ito. Magiging secant squared u minus 1, 'di ba? Dahil naka-parenthesis. Now, 'di ba nilet natin na u, nilet natin na w yung secant u. So, ito pala magiging 1/2 the integral of magiging w squared kasi naka-squared 'yan, w squared minus 1 and w squared dw. And now, madali na lang. Distribute muna natin, magiging w to the fourth. Ito naman minus w to the second. Now, power rule. 4 plus 1, that is 5. Tapos divided by that. And ito, 2 plus 1, that is 3. And divided by 3. And huwag muna tayo mag-plus C kasi wala pa tayo sa final answer. Ang gawin natin, distribute ko muna yung 1/2. Magiging 1 over 10. And yung w natin is secant u. Tapos sa so the fifth power, so ilagay ko na dito, minus, distribute, magiging 1 over 6, diba? Tapos yung w natin is secant u. Tapos naka third power siya. And eto na ba yung sagot? Hindi pa. Kasi babalik tayo sa 2x. U is equal to 2x, magiging 1 over 10. Secant to the fifth power of 2x, minus 1 over 6. Secant to the third power of 2x. And eto na yung final answer natin. Number 5. And siguro last na to. The integral of cotangent of 3x raised to the 4th power dx. Okay. Para mas simple, ilet ko muna na u etong loob. So 3dx. Solving for dx. Du over 3. And palitan natin to in terms of u. Magiging cotangent of u to the 4th. Tapos yung dx natin is du over 3. Ilabas natin yung over 3. Constant. Pinalitan ko lang ng u. And now, ito na yung problemahin natin. Meron tayong cotangent. So, ang best friend ng cotangent is cosecant. So, kailangan natin ihugot yung cosecant dito sa given natin. Ang gawin ko ay split ko muna to. Diba? Equal lang naman yan. And now, gamit naman tayo ng identity na magre-relate sa cotangent and sa cosecant. And that is 1 plus cotangent squared. And gamitin natin variable is u. That is equal to cosecant squared of u. Meron tayong cotangent squared of u. So, ilipat natin tong positive 1. So, eto na yung substitution natin. Yung sa identity. So, palitan natin kahit alin sa dalawa. Parehas lang naman yan. So, let's say etong una. U minus 1 multiplied by cotangent squared of u. And du. Now, if we try substitution, kunwari w, kasi ito in terms of u naman. So, w is equal to cotangent of u. Derivative of cotangent u is negative cosecant squared of u. Ito. Pero may negative 1 sa labas. Bawal yan. So, try naman natin to.
let u is equal to cosecant u. The derivative of cosecant u is natural logarithm of the absolute value of cosecant u plus cotangent u, which is wala naman dito yung derivative niya. So, hindi yun pwede. So, what we can do here is, distribute ko muna to, magiging cosecant squared u cotangent squared of u. And dito sa pangalawa, cotangent squared of u, then du. And ang gawin ko, split ko muna to into two integrals. So, distribute natin yung 1/3 integral of cosecant squared u cotangent squared u, tapos i-close natin ang du, minus 1/3, distribute ko nga, cotangent squared of u du. And now, separate natin. Dito muna tayo mag-focus. So, eto, madali na lang to integrate. Let w is equal to cotangent u. Kasi eto yung ano niya. Kapag kinuha natin yung w, dw, that is negative cosecant squared of u, du. And solving for du, that is dw over negative cosecant squared of u. And ito, maya-maya muna tayo dito. Dito lang muna tayo sa una. So magiging 1/3 integral of cosecant squared u. And nilit natin na w, ito, magiging w squared, diba? Tapos yung du natin is dw all over negative cosecant squared of u. Ito makakancel. Meron tayong negative. So ilabas natin, magiging negative 1/3 integral of w squared dw. And ito pwede na natin makuha yung sagot dito sa unang integral. Magiging negative 1/3, power lang, w cube over cube. Diba? So this is equal to negative w cube over 9. And now, balik na tayo sa w natin, that is cotangent. Negative cotangent of u, tapos naka-cube over 9. And balik na rin tayo sa x, kasi yung original problem natin. Negative cotangent, tapos naka-cube of 3x all over 9. Ito na yung first part ng answer natin. And dito naman tayo mag-focus sa pangalawa na integral. So, ang mangyayari, di ba, wala naman tayong general formula dito. So, gamit naman tayo ng identity, yung kanina. Diba, 1 plus cotangent squared u is equal to cosecant squared of u. So, solving for cotangent squared of u, lipat lang natin, magiging ganito. So, this is equal to 1/3 integral of cosecant squared of u minus 1. And dito, madali na lang to ma-integrate. Ang gawin natin is ulit, i-ano natin, i-separate. Negative 1/3 integral of cosecant squared u du. So, saan na naiintindihan pa? Negative, negative, that is positive, integral of 1/3 du. Nakikita pa naman. And eto, di ba ang integral lang cosecant squared u, that is, okay, that is negative cotangent. Di ba? So, negative cotangent of u multiplied by negative 1/3, magiging 1/3 of cotangent of u, di ba? And dito, integral of constant, that is constant multiplied by the variable. And now, balik na tayo sa substitution natin, that is 3x. Cotangent of 3x, di ba? Ito, plus 1/3 of 3x. Makikita natin, ito makakancel. So, magiging plus x na lang to. So, ito yung pangalawang answer natin. Ito yung first part. Isulat na natin yung final answer. So, negative cotangent cube of 3x all over 9 plus 1/3 cotangent of 3x plus x plus c. Ito na yung final answer natin. So, sana hindi kayo nalito dito. So, ayun guys. Sana nakatulong man ang video ito. Please like, comment, and subscribe, and share na rin sa makakakilala. Thank you for watching.